Salam. Hi, welcome to my vlog. For today's vlog, I will teach you mga ilang exercises na talagang subok na. Kasi noon, noon, meron akong bigat na 89 kilos. Ngayon, from 89 kilos, ngayon, ano na lang ako, 66 kilos. And simulan na natin. Siyempre, bagong lahat, kailangan magkaroon tayo ng suporta dito. Yung para sa abs. Para mas mabilis ka magkaroon ng abs. Tsaka, support talaga siya para hindi ka magkaroon ng mga injury. Yan. Ako bago magbuhat ng magbuhat, siyempre mabigat-bigat yung mga bubuhatin mo. Unang dapat gawin ay merong kang siyempre tubig. Saka siyempre meron ka dapat iniinom na vitamins ka. So, saan na ba yun? Hindi ko nadala. Pero okay na siguro tubig na lang muna kasi napag-start na tayo eh. Ito. Ay yung pinakamaganda, uminom ng maraming tubig para yung tubig ay yung mas mapapabilis yung paglabas ng mga pawis mo. Para pag lumalabas yung pawis mo, nagsisweat ka, mas lumalakas yung katawan natin, mas mabilis bumukol yung mga well, pinares. Ayan, may bumubukol. May bigla siyang, ayan, mayroong mga bumubukol na itong kita siya, pero yan. May mga bumubukol siya, may mga tawag dito, cut. Para lumabas agad yung mga cut. Ayan. Tsaka yan. Yan, tapos. Ayun nga, para makita agad yon, kailangan mas malakas tayo uminom ng tubig. Kasi pag nag-sweat ka nung nag-sweat, mas mabilis siya. Mas mabilis siyang lumalabas nga yung mga cut sa katawan. So, simulan ko na. Exercise ako. Siyempre, meron muna ako nito. Para sa arm, kailangan mo muna siyang, yung arm mo parang hindi mabigla, kailangan, anuan mo muna siya kahit mga 2, 3. Kailangan 3 sets ng 40. Yun. Basta 3 sets. Ibig sabihin ng 3 sets, tatlong ganun. Makita, ayun lang yung una. Ayun, tapos kailangan mo mag ang patawag namin dito. Para hindi mabigla yung katawan mo, kailangan mo mag tawag dito. bago ka magbuhat, siyempre mabigat yung bubuhatin eh. Kailangan may ano ka muna, may patawag dito. Tayo na yun. Ito, papakita ko. Yeah.
Yan, tapos. Yan. Tsaka, plus ko pa na isang iPod. Yan din na. Pagkatapos nga nun, pwede na tayo ngayon magsimula magbuhat. Sandit lang ha, naayos ko lang to para tuloy-tuloy siya pag nagbuhat ako. Itong exercises na to ngayon, para to sa ano, karoon ka ng mga muscle. Ayan, karoon ka ng tricep, yung dito, ito tricep. Yung buong tricep. So, bicep, ayan, na magkaroon ka ng muscle. Okay, let's begin. Ganda dito kasi, dito sa lugar na napakainit po. Kailangan meron ka nito 20 ganito na 3 sets. Sabi ng 3 sets, 20 ganito, tapos pahinga ka ng 45 seconds to 1 minute. Tapos balik ka ulit, 20 ulit. Tatlong beses yun, tatlong beses sa 20. 3 sets. Ang pahinga lagi is 45 seconds hanggang 1 minute. Ayan. Okay na muna siguro yun. Tapos, sige. Hindi mo maganda kung tuloy-tuloy ko. Kailangan bago mag-batimik, mag-breath ka ng malalim. Tsaka sa papakawalan mo. Mayroon ng malalim. Papakawalan mo. Mayroon ng malalim. Papakawalan mo. Mayroon ng malalim. Kailan mo. Ayun, basta kailangan 2020. Pinapakita ko lang ang ginagawa ko. Tapos, yung next exercises ko is bicep curl para magkaroon ka ng muscle dito sa bicep and dito. Ito yung pinakasimple. Yan yung show. Kailangan 60 sets, 60 to 80 sets, 16 ganito o hanggang 80. Ah, ibig sabihin, 3 sets siya pero 16 ganito hanggang 80. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
16 ganun, 3 sets sa una. Pero kung di kaya ng 60, kahit tuloy mo sa 20 ganun sa isang set, tapos may ganun 45 seconds, tapos 45 seconds to 1 minute din. Pagkatapos ng pahinga, kailangan ayun, sisigundaan mo agad siya ng another 60 uli. Basta kailangan meron kayong 3 sets. Kasi mas maganda pa kung kaya nyo 4 sets. Kasi pag 3 sets, napakaganda na siya. Talagang sasabi ko kasi noon meron akong ang ano nga, 89 kilos na talaga yun eh. 89 kilos. Sobrang taba ako. Tapos, simula akong magbuhat sa gym noon. Nagbuhat ako sa gym. Hanggang sa ang bilis niya siguro within 2 weeks. Meron na lang ako agad na 85 kilos. Tapos tinuloy-tuloy ko siya hanggang ngayon na 67 kilos na lang ako. Yun, 3 sets noon. Tapos ito naman. Ito, lagi ko itong ginagawa talaga. Basta lahat naman ito, lagi kong ginagawa pala. Ito, next exercises tayo. Yan. Kailangan, pagkawak ng barbell, yuyuko ka ng pantay. Pantay din ang tuhod. Tapos, yan, iunat mo, masakit to. Hindi bilangan 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Ganyan, isa. 1, 2, 3, 4. Dalawa. Para sa tricep naman to. 1, 2, 3, 4. One. Ito. 1, 2, 3, 4. Walo. 1, 2, 3, 4. Siyam. 1, 2, 3, 4. Sampu. Ay, sampu lang muna sa una. 10 reps. Pero lagi siyang 3 times mo siya pwedeng gawin. 3 beses mo siya gagawin. 3 to 4 sets. Mas maganda kung 4 sets kung kaya mo naman. 4 sets mo na. Ayun talaga mararamdaman mo itong tricep na to. Ito. Sobrang sakit. Talagang as in talagang kahit sa unang subok mo pa lang, makikita mo itong triceps mo. Yung mga tricep mo, lalo na to, sobrang sakit nito. Yan ang sobrang sakit. Kailangan 3 sets noon ha. Kumbaga ito, pinapakita ko lang yung ginagawa ko. Pero pag nasa nagbubuhat na talaga ako, serious talaga yun. 3 sets talaga always. Tapos ito. One, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen,
20 yan. Kailangan makakuha kayo ng 20 reps nun. Ay, 20 reps, 3 sets. Saka, ano ha, hindi pala, kasi ano lang to ha, 10 LB lang to, 10 lifts lang to ha. Dapat, pag 3 sets, pabigit ang pabigit yun. Tulad nun, di ba, nag 20 reps ako nun. Lahat ng exercises to ha, eto mas mabigat na to. Kailangan 20 reps din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Second reps na yun. Second set na yun. Ngayon, for the third set talaga dapat, ito, nadagdagan mo siya, kabilaan sila. Kung sa tatlo-tatlo siya sa pangalawa, kailangan magiging apat-apat na siya. Ito, nadagdagan ko siya. Kahit sa gym, kahit nasa gym ako, kahit basta na kahit nasa gym ka, ganun din naman yung gagawin mo. Kaya naisipan ko nung nagla-lockdown na, bumili na ako ng barbell, dumbbell, tsaka ito, yung arm force, arm strength training equipment to. Meron siyang 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos. Pero ito muna yung third set. Papahinga ko nyari saglit. O nagpahinga kayo, once na nagpapahinga kayo, huwag muna kayong iinom ng tubig. Kasi pag uminom kayo ng tubig, bukas yung puso nyo nun, malakas yung tibok, papasukan yun. Tendency nun, magkakasakit kayo sa puso. Kailangan ng pag-inom ng tubig, kunyari, pag napagod ka na, ganito lang, kung pag napagod ka na, huwag kang iinom ng ano, parang kuha ka lang ng konting tubig, may parang dudura mo sa katawan mo, kung sobrang di mo na kaya. Hindi man dudura, konting-konti lang naman, kasi parang medyo ano eh, para medyo mabawasan lang yung pagod mo. No? Ito yung third set, yan, mas sabikat na yan. Kailangan kasi mas magandang laging third set o mas magandang fourth set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, yan. Ayun, mga bicep and tricep exercises. Doon. Plus, wala kasing mga equipment. Mas maganda pa rin talaga kung sa gym ka. Kasi sa gym, kompleto ng equipment. Yung mga exercise na gusto mong gawin, may kita mo agad. Yung exercise na gusto mong gawin, magagawa mo agad. Kasi ano eh, malaki ang gym, maraming gamit. Hindi kayo magsasabay-sabay. Kung magsasabay-sabay man kayo, tulad ngayon, magkakalayo kayo. Tapos, napakarami ng tools. Eh, napakaraming... tools tuloy. Napakarami equipment na pwede mong gamitin. Shoutout nga pala sa Reyes family.
hindi na kasi ako nagsabi na bigla na ako nag-dive kasi nga ano, gusto ko lang talaga makagawa ako ng inyong 1 hour video. Kasi ano eh, 3,800 na yung ano ko, yung watch hour ko. Malapit na siyang tawag ito. Ayan. Kaya pagpagod, no? Na, talagang medyo nakakalito. Malapit na ma-monetize yung YouTube channel ko. Kaya ito, gusto ko gumawa ng 1 hour video. Then, ayun nga. Ngayon naman, gagawin ko ay para sa ito, para dito sa legs, siyempre kasama na lahat, overall. Tapos nawala yung igaan ko. Saglit ah. Dahil wala yung igaan ko, ito muna yung gagawin kong igaan. Pansamantala. Ito yung para sa karoon ka ng tawag dito, six pack abs. Medyo pagod kasi pero kailangan para magkaroon ka ng mga tugguwit. Napakadali lang exercises niya. Medyo mahirap, medyo masakit sa katawan pero napakadali lang niya. Dahil wala yung gamit ko at nandito na ako, tutuloy-tuloy ko na. Kita ba ako? Pwede ko nung isa-isa ganito. Wow! Two. Three. Four. Five. Sagit lang para kitang-kita siya. Pakita siguro siya. Pag ganito ako, patagilid. Eto. Mas kita siguro pag natagilid ako. Yan, kailangan meron ka na itong sa una, kung di mo kaya yung diretso yun siya ng 30 reps, magandang gawin mo siya, no? 3 sets, gawin mo puro 10 reps. Pero kung kaya mo 30, gawin mo na. Game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ngayon yan, pwede ka magpahinga kung di mo masya madiretso yung 30 reps. Pwede ka magpahinga kahit saglit. Sabihin natin magpahinga kahit 45 seconds to 1 minute. Pero kung tingin mong kaya mo naman, pahinga ka lang ng mga ilang segundo lang, 10 to 20, 30 seconds. Magpatuloy mo na agad dali. Bali na tapos ka sa 16, pwede mong ituloy-tuloy. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pari yun, 30 seconds at 30 seconds, 30 reps. Mami siyang ituloy-tuloy, mas maganda. Mapipil mo talaga yung dito sa tatlo. Simula sa pinakataas ng abs hanggang pigdit. Hanggang dito sa pinaka-lower abs. Upper abs, middle abs na itong lower abs. Maramdaman mo talaga siya. Ay yung first exercise na ginagawa ko palagi para sa abs. So ito yung pangalawa. Kailangan ko ng kundi dumbbell, pwede ring barbell. So,
ba yan? Princess Alexa, sayo nga ba, kunin mo yung iniga ang kulay itim? Kasi damit ko lang ito, medyo makate kasi medyo marami dito. Halaman, mga puno. Kapatid ko pala yun. Kasi ito. Kasi second exercises. Yan, kailangan nakataas ka. Naka-state yung paa mo. Then yun, diretso dapat yun. One. Para po sa abs, ha? Two, para sa abs pala to. Three. Kailangan state yun yung paa. Four. 30 din. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, pahinga ko ng 45 seconds to 1 minute. Ha. Pakainit kasi trick na trick yung araw. Tapos ito. Siyempre kailangan. 15 ka na, 15 reps pa. 16. 17. 18. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
Huwag kayo bigla-bigla dito ang gaganoon na kailangan kung yun na kaya. Pwede namang ganyan. Yan. Tapos, tayo. Ngayon, ayan na. Ibigyan na sa akin ng kapatid. Hindi gaano to. Hindi prepared eh. Bigla na gusto ko tayo mga ganap. One hour video. Yan. Pagkatapos nun, after 30 seconds ka nun, kailangan mo nang isigundahan yung abs mo ng ano, kasi masakit siya masyado eh. Isigundahan mo siya ng ganito. Okay. Okay. Ito. Boy. Ang init na yun. Pagkapaibigan ka yun. Yun, maramdaman yun talaga na yung dito sa lower abs sobrang sakit. Kung wala naman kayong dumbbell or barbell, pwede nyo subukan yung mineral water tulad nito. 1.5. Pag mineral water, ganyan lang din naman siya. Kailangan yan. Straight lang din siya, dalawang puno yung mineral. Tapos ganyan. Same lang naman dito. Pero kung may mga ganitong gamit kay Barbell Dabbell, mas maganda. Ito pa, abs exercises pa rin tayo, ha. Yan. Vinces, pag 1 hour na, pag mag 1 hour na, sabi mo sa akin, ha.
Yan, ito yung next exercises ko. Yan. Ito din. Tapos, yung kami mo, palmar straight. Then, tapos, yan. 1. 30 reps din. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pagod. Alagay mo lang muna dito. Dito, kaya dito. Pero sa akin talaga usually dito. Siya nga lagay. Pagod ka, di mo kailangan magmadali. Stay calm, easy ka lang. Tapos, kahit sobrang kunya, masakit na masyado yung mga ginagawa mo. Kung dedicated ka talaga, tsaka gustong maging fit, kahit sobrang hirap na gagawin mo siya. Doon, mahirap talaga magkapit na to lang. Pero kung gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. 15 na, di ba? Siguro meron na akong mga 50 seconds na kayo nga. 45 seconds to 1 minute lang. Pwede mo lang yung taas. Tapos patuloy mo lang siya. Bilang 16. 17. 18. 19. 20. 21. Sorry guys. Hali pala. Ay pala yung unang kong ginawa. Ay pala yung ginawa kanina. Ganito pala. 15. Ano ba yan? Lock to zero tuloy. 16. 17. 18. 19. Di pala back to zero tuloy. Tuloy lang. 20. 21. 22. 23. 5 6 7 8 9 10. Yan, dandan nyo lang para din pag niya dandan mo rin yung tricep din. Yung tricep tamaan talaga siya. Yan tayo. Tayo, pahinga ka muna ng 45 seconds to 1 minute. Kung kaya naman, pagpatuloy mo huli. Pero, kailangan mo huli ng ganito. Para hindi mabigla yung abs mo. Kailangan mo huli ng ganito. Kahit isa lang, kung gusto niyo, okay lang ba sa akin, matagalan niyo. Nararamdaman niyo na yung pinaka-lower abs, yung pinaka, ano, masakit na. Pwede na. Ako, ginagawa po ito pa siyang tatlo, pero kahit isang ganun lang, purpose lang nun para hindi mabigla yung abs mo. Masakit kasi dito kapag wala kang ganun. Tsaka yung pagtapos nga nun. Ito yung uli kong ginagawa para sa exercises. Yan siya, nagulog-ulog sa bidlaan. Tapos medyo alam niya, pago. Tapos medyo kabado nga ako eh. Talagang nagsubok lang din ako ngayon. Yol po, isa na ngayon lang ako nakapag nagkaroon ng
nag-chat. Bali, yung nag-chat-chat yan kanina, kapatid ko yon. Kapatid kong babae, si Princess Alexa. Hawak niya isang cellphone. Ito yung hawak niya. Mali siya saglit eh. Mali siya saglit. Tapos, ayan nga. Papatuloy ko po muna ah. Ito yung last na ginagawa para sa exercises. Niwala po kayo, itong exercise na ito, napaka-sarap dito sa abs. Naramdaman mo talaga siya kapag nag-exercise ka. Yung abs, sulad ko sa upper, middle, tsaka ito yung pinaka-lower abs eh, nandito. Okay. Bakan mo lang siya dito, tapos. Taas, una, tapos. One. Ito talaga sawat siya. 7, ito yung standard. 8, kaya naka-straight sa yung likod mo, ulo mo. 9. Kahit 12 reps lang muna. Basta standard yan ito ah. Mali yung ginawa ko eh. Standard talaga dapat nakataas yun. Ginawa't mo straight. Pag binaba mo, yan kayo parang i-straight pa yung likod niya. Yan. Yun, tapos hindi lang dapat ganito ha. Dapat dinadagdagan siya nito. Para kasi mas mabigat, mas mabilis magkaroon ka ng mga ano, ng mga cut. Yung cut ba yung ulad na lang yan, yan. Yung lumalabas yung mga guwit-guwit na yan. Yan. Sumalaki yung muscle. So, ito yung muscle na ito, yan. Nalaki din talaga yan. Ngayon, tapos na ako sa arm exercises. Bicep, tricep. May abs exercises na rin ako. Ano ba ba? Arm exercises yun eh. Kasama na yung bicep at tricep. Tapos, abs exercises. Bali ngayon siguro, ito yung ginagawa ko muna palagi na yun. Sige. Tapos siya. Ito. Simula siya sa magana. Isang ganito lang, pero malaki yan. Mabigat pa rin siya. Ito na yung pinakamagana dat na sisimula, no? Kung kaya mo naman. Sige, mas minsan, mas maliit pa dito yung sinisimula. Pero ito, kadalasan ganito. Kaya naman. Ito, ganito. Tataas, straight. Yan, lagay dito. Itataas. Kung, yan. Tapos, bababa mo dito. Yan. Pag nandyan na, straight ka lang gumag yan. Para yan sa tuod. Tuod, tsaka kasama na rin yung likod. Likod, tsaka dito. Tsaka sa shoulder. Yan. One. Two. Ito yung ginagawa palagi ni Idol Indigas. Sali kasama ito sa ano nila. Four. Five. Six. Seven. Eight.
10. Kahit sa una, kung kahit 10-10 lang muna, as ulit, magiging tapos siya. Pwede mo siyang diretso bitaw. Sa una, kahit magaan muna siya. Tapos kahit 10 sets lang, ay, 10, 3 sets pala, 10 reps, 10 beses mo siya gagawin. Ngayon, doon nag-umpisa ka sa magaan, kailangan dadagdagan mo siya. Ito. Ah, kahit di na pala siya tanggalin. May mga lock naman pala itong ito. Yan. Nagdagan dalawa na itong barber plates. Yan. Hindi mo sa kanya. Pag ka rin ang dalawang plates dito sa kabila. Yan, habang naglalagay ka, siguro kumukonsume din siya ng nakapagpahinga ka na ng 45 to 1 minute. Pwede mo na siyang ituloy. Yan. Mas maganda sana kung nakataas to eh. Para kita nyo yung tuwod, talaga yung tuwod, may kita nyo. Yung tuwod yan, may mga bumubukol na rin talaga siya sa tuwod. Bumubukol siya dahil din dito sa exercise. Ay, nakakaroon siya ng mga cut. Yan, straight, sabay. Taas, sabay. Taas, di dito, sabay. One. Two. 3 4 5 6 7 8 9 10 Tapos bitaw mo siya, pwedeng bitaw mo siya diretso. Ay yung standard ko, nagdadagdag po tayo na yan, kahit pa dalo-dalo ay sa isang barber plates. Ngayon, nadagdagan uli natin siya. Nagdadalawa pa uli. Ngayon pala, kung gusto niyo mas mabilis siyang makita niyo yung resulta, siguro ha, ganito papakita ko, nabibigatan natin. At sa inyo po yun ha, kung kaya niyo na. Kaya po kasi yung lilika ng lakas niyo, ng bilis ng katawan niyo. Siyempre yung recovery, importante yun para kung saan nakaka-recover yung mga muscle mo, yung katawan mo, nakakapag exercise ka ulit. Pwede ka na uli mag-exercise. Para mapunit uli yung mga cut. Para mag-cut siya, mapupunit siya, magkakaroon siya ng mga cut. Kakaroon siya ng muscle. Yan. Bibigatan ko na siya. Kahit hindi pala kahit okay na to, apat-apat lang muna siya. Apat lang muna yung dagdag na plates.
Ayan. Ayan. Sama na yung alaman. Ayan. Tapos. Lakas, sabi. Lagay dito. Sabay. Porta, ayan. One. Two. Kada bigat. Kailangan. Ingat ang malalim yung pulutin. May buhat. Yung angin, bitawan. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Ayun talaga yung ginagawa din sa gym. Binibitawan talaga siya kasi pwedeng yung nandito ka pa lang di na kaya ng hangin ng katawan mo kaya sobrang bigat na. Pagka ganyan, no, pwedeng mabitawan mo sa'yo sa paa mo o kaya pwede mo siya mabitawan tapos matamaan ka, may injury ka. Bali, ano, 1 minute. Ito yung bicep. Ayan. Ayan. Siya yung bicep. Ito naman yung mga tricep. Ito, tsaka to. Tapos may medial nerve pa yan nandito. Bali kasi tatlo yan. Ito yung mga cut. Nalalabas. Yan, yung mga yan. Kapag ano, mas patagal ng patagal, palabas ng palabas yung cut mo. Palak din ng palaki yung katawan mo. Tulad na lang yan, oh, yung pag ginagalo ko siya, para siyang merong mga tulad niya, no. Yun yung, ayun yung mga lumalabas po dyan. Mga yung puno na nagiging cut po, yan. Para po sa tricep and sa bicep. Tubig ka na po. Mas maganda kapag bumubuhat ka ng barbell, ah, meron kang choke, ah, hindi pala choke, siguro kahit mga kahit anong powder o kung hindi ka agad makita ng powder, pwede mo palang gamitin to. Hindi ko ginamit kanina, fire or fight ako na rin. Pwede mo gamitin yung pulbo, baby food, talc powder. Gagawin mo sana tapos para hindi ka madudulasan. At saka mabubuhatan siya. Ngayon, isa pa sa mga ginagawa ko ay ito. Apat. Kung gusto mong magkaroon agad ng mga cut nga, mas mabilis na magkakaroon ng cut. Cut. Ito, kung gusto niyo pong lumaki din po yung dito yung shoulders nyo, may exercise din po para dyan. Dito meron din po. Tama, siguro proceed muna ako para dito. Sa tawag dito. Dati ito, sobrang taba talaga nito. Sobrang taba ko.
Sasabi ko nga talaga, ano eh, pag sumasakay ako ng jeep, ah, konti na lang talagang, kasing sakto na ako dun sa pinto, sa 89 kilos ko noon. Kahit anong papayat mo noon, wala eh, wala akong magagawa pag ganun ang kalaki. Kaya ang pinakadatos nga noon, mag-diet, eat healthy food, then make sure na like ka nakapag-exercise. Kung hindi ka man palagi nakapag-exercise, once na may oras ka, kung pagod ka, magpahinga ka saglit. Katulad ko, pag pagod ako sa trabaho, pag uwi ko, pahinga ako ng 1 hour. Dahil alam kong di ako makapag-exercise na next day, papahinga ako niya ng 1 hour to 2 hours, then magbubuhat ako niyan. Magbubuhat ako ng ganito. Kasi, noon nga, nag-lockdown, talagang sinugundahan ko ng bumili nito kasi alam ko medyo sayang yung time ko noon sa gym kung di magpapatuloy. Ito para sa chest exercises, para dito sa chest. O chest exercises, kung may gym, mas maganda sa gym talaga. Kasi meron equipment na talagang para sa gym, na talagang mas mapapabilis yung laki. Tapos may supplement. Yung supplement ay yung nagpapalakas sa'yo. Talagang tawdubigay ka pag nasa gym ka. Kahit sobrang bigat na, kahit parang mahirap na, tuloy lang. Kasi talagang yung supplement, pinapalakas ka talaga. Eh siya yung nakakapag relax ng katawan mo, nakakapagpalakas. Siya yung parang magbibigay talaga sa iyo ng extra energy. Tapos pagkatapos magbuhat, mag-iinom ka pa rin ng supplement. Mabilis mo mula yung mga sobrang sakit. Mabilis siyang mag-restore ng katawan mo dahil sa mga supplement. Kaya mas bumibilis yung mas mabilis yung paglaki ng katawan mo. Okay. Para sa chest exercises naman tayo. Ayan. Siguro, ano ba? Ito. Pag-ano pa tayo. Ayan. Yung ginagawa ng chest exercises at yung para po siya dito. Chest exercise. Ito po. Mas maganda kasi sa gym. Basta inilagay mo siyang ganun. Kunyari, pag pagod ka na, may lalagyan na lang na ganyan nandito sa taas. Nandun lang siya. Tapos, meron pang makapagbuhat ka ng sobrang bigat kasi merong tutulong sa'yo. Tsaka ano, hindi mo kailangan ng sobrang daming reps. Kung kaya mo nang mas mabigat agad, bigatan mo na agad. Kasi mas mabigat, kung kaya mo yung mabigat na yung kahit sabi mo, bigay mo lang yung 5 reps mo, talagang sobrang bigat niya. Bigay mo lang yung 5 reps mo. For sure talaga, maniwala kay sa akin, mabilis yung effective sa katawan niya, mabilis yung mga mangyayari. Magugulat na lang kayo within 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, may binago na talaga, malaki na binago sa katawan niya. Ito para sa... Yan, may hiligaw maglagay dito. Para dito sa chest exercises po tayo. Ha? Yan. Straight lang pa, straight in. Tapos, yan. Abalin, sisimula ako dito. Ito, tignan nyo. Siguro mas maganda para kita nyo siya. Yan. Katalikod ako. Kita siya, no? Kita ba siya? Yan. Kita din naman kahit para siguro ako pag ganito na.
Yan. Yan. Hindi ako siya sinisimulaan. Tapos kailangan nakaganyan yung tuhod mo. Ah. Nakaganyan ha, nakaganyan. Parang naka-straight. Eh, pinakita ko na kung saan ako unang nakahawak yan. Naka-straight lang siya. Tapos yan o. Yan. Nakadirect straight lang yung ulo. Yan naka-straight to. One. Two. Kailangan pag tinaas mo. Ing malalim. Tapos pagbaba mo, magaan lang, dandan lang na ano na, pinakiramdam mo ito na parang umiingak ng malakas para mabilis yung paglaki nitong chest mo. Ikaw pagtaas. Thanks. Yan. Hindi mo na kaya, lagay mo dito. Guys, ha, kailangan po natin ng 3 sets. 1 set pa lang po 'yon. Kailangan po magpapahinga ka ng 45 seconds hanggang 1 minute. Nangyari 'yan. Papahinga ako ng 45 seconds hanggang 1 minute. Tapos kailangan po-proceed na ako sa second set, 3 sets eh. Pagkatapos ng second set, pahinga ko yung 45 seconds and 45 seconds to 1 minute. Tapos, gawin mo yung third sets. Kung kaya mo hanggang 4 sets, hindi 4 sets na gawin mo. Pero ako kasi medyo mag-aanak sa akin to. Kaya ko siyang ituloy-tuloy na. Kasi mas maganda sana kung... Mas maganda pa rin guys sa gym kasi makapag-buot ka ng mabigat. Eto, nakalagay nga siya. Sabi ko nga sa inyo, nakaganda dapat siya. Nakaganyan dapat siya. Ah, pag di mo na kaya, ilalagay mo lang dito. Tapos gaganon ko, tapos magpapahinga ka na nun, straight yung katawan mo. Pahinga ng 45 seconds. Tapos ang binubuhat mo, kahit di ka mag-umpisa sa magaan, kaya ay sa ganito, mabigat din to, pero magaan kasi sa akin to, dahil nga sa nagbubuhat nga ako. Kahit magsimula ka sa mas mabigat na agad. Kapag patagal kasi ng patagal, palakas ka ng palakas, nag-grow up yung mga muscle mo, lumalaki, pati katawan mo. Padagdag ka rin ang padagdag niyan ng bigat na binubuhat. Yan. Okay, gamit. Tuwing ko siya 3 sets ha. Lagi ko ulit siya dito. 1. 2. 3. Ah, sorry. Ganito pala. Dahil hindi ako naganito kanina, back to zero siya. 1. 2 3 4 5 8 9 10. Tapos pwede mo siyang yan, oh. Pag gusto mo diyang ilagay, pwede rin. Pwede mo siya kung sanay ka na dito, may ilalagay mo siya dito dahil nasa bahay ka nga lang, wala akong paglalagyan dito katulad sa gym. Pwede mo siya dito ilagay. Prepared talaga ako. Noon dito talaga ako naglalagay. Pero nung natuto ako, dito ako palagi naglalagay. Kasi abang nakaganito din siya, nakalagay ang barbell, tinatamaan din itong mga pa, itong legs, tsaka itong abs, tinatamaan din niya kasi nakaganyan siya eh. May napupunit pa rin yung abs. Lalo't mabigat yung barbell. Siguro, dahil mag-1 hour na guys, hanggang dito na lang muna ako. I-end ko na yung stream. End stream ko na siya. In just, eto, 1 hour. 1 hour siya. Mga 1 hour and 40 seconds kaya yan, 1 hour and 50 seconds. I-end stream ko na siya. Salamat po sa lahat ng sumuporta. Salamat. Ay! Kamusta, Madam Kennedy?
Thank you. Thank you sa thumbs up. Mag-end stream na ako kasi 1 hour na rin ako eh. Pero ano, ito. Bago mag... Asigo kahit 1 hour and 1 minute yan. Mag-end stream ako. Ay, Madam Jinday. Inday. Sis Inday pala. Kamusta? Salamat sa pagpunta, ha? Hindi kasi ako, gumagawa ko lagi ng mga 1 hour video, pero hindi ko siya maano, hindi ko siya mabuo ng 1 hour video, kaya naisipan ko mag-live na lang. Tapos, total, lagi naman ako nagbubuhat. Lagi naman ako nagbubuhat. Naisipan ko na, yun nga, magbuhat na video ko na lang siya. Mami, 1 hour na kasi. Sige, iyo pang exercises. Mami, may akong konting mag-end kasi sabi yun ni Madam Kennedy, ibigyan ko siya. Siguro, ano, eto, siguro last exercises na medyo bibigatan ko, ha? Gagawin ko na siya. Dadagdag lang siya ng tag-apat. Oo nga, hindi ko rin pala napakita kasi yung pinaka isa sa mga paboritong exercises para magkaroon ka ng mga fat. Nung sinasabi ko yung cut, yung may kita mo talaga yung muscle mo, matigas, kita mo yung mga guwit sa, ano mo, yung mga, parang yung mga, diba mga pupasok sa ano, talagang, tapos kapag, yun sa gumagayang may kita mo talaga, pag nasa malapit, yung mga ugat, tsaka yung mga ano, nakalabas talaga siya. Medyo malayo kasi ako sa screen eh. Ito, favorite exercise ko dito kapag barbell ang gamit ko. Ito. Barbell curl. Ayan. Ano? Medyo mabigat yan. Bina. Two. Three. Pag ganyan kabigat, pwede kang gusto mong damihan, pwede rin, pero kung gusto mong ganyan lang, pwede mo na siyang bitawan, sana ibuha mo siya. Pwede na kasi yung lima na yun, dahil sa sobrang bigat na binubuhat mo, promise, naramdam mo talaga sobrang sakit sa katawan. As in, napupunit yung mga tawag dito, yung mga balat, napupunit siya, tapos nagigain siya ng muscle. Another 5 reps na lang muna uli for the last, kasi ito yung favorite talagang ano ko exercises. Pero guys, iba pa rin talaga yung nasa gym, ha? Mas maganda po kung nasa gym tayo. Marami akong gamit dito, pero iba talaga pag nasa gym ka. Binili ko lang to dahil alam kong mawala noon ang gym, dahil nga nagkaroon tayo ng grabing hirap. Totoo lang, grabing hirap nung inabot ko nung nag-lockdown. Kasi mangyak-yak na ako nun. Kasi hindi ako sanay pala na sobrang hirap. Hindi ako sanay. Tapos bigla-bigla talaga siya. Yan, ginawa ko siyang walo-walo. Guys, ha, kaganitong sobrang bigat ang binubuhat mo. Kung tingin mong ano, kahit konting reps lang, kung ano, ilan lang yung kaya nyo. Kasi pag sobrang bigat, promise, basta tama yung exercise nyo, magiging talaga kayo ng muscle. Ayan. Straight away. One. Two.
5. Pag gusto niyang tigilan, pwede yung bitawan diretso yan kasi pwede yung iba bang ganun, tapos baba niya. Pero kung gusto yung bitawan agad, pwede rin siya. Oo. Tama si Madam Kennedy. Nag-stretch talaga siya. Yung mga balat niya, yung mga balat, nawawala siya. Mga taba-taba. Yung taba, pinapalitan siya ng mga muscle. O kaya, yung taba na yun, nawawala siya. Nagiging, batawag dito, yung nagkakaroon siya ng, batawag dito, nagkakaroon ng guwit-guwit. Ayun yung cut. Yung cut, ayan. Sa tricep yan, may mga cut. Sensya na kayo, medyo siguro hindi masyadong kita kasi doon kasi sa amin na medyo yung ano ko pala, medyo lumalaki na rin pala. Kaya hindi na ako dito nag-i-stick na ako sa ibang exercises kasi sabi nila medyo malaki na yung dito, pwede ko na siyang tigilan. Kaya medyo mas nakakapagbuhat na ako ng mas mabigat. Sa lahat po ng dito, muporta na hindi mga VC. Thank you. Thank you so much. Grabe, maraming talagang salamat. Kasi kahit yung saglit na minutong pumunta kayo, yung oras na inilaan nyo, para dito, napakasarap sa pakiramdam na may mga tulad ninyo na totoo, tunay na mga kaibigan. Nakikilala ko lang sa YouTube, pero sobrang gaan ang love ko sa inyo kasi ayun nga, medyo thankful ako. Nakilala ko kayo kasi sabi ko nga, hindi kaya ng isang YouTuber na umasenso kung wala ang kaibigan, kung wala yung mga magsusuporta talaga sa'yo, yung mga magiging kaibigan mo, yung tawag dito, yung magpapataas sa'yo. Malapit na akong ma-monetize kaya ayun, papasalamat ako sa lahat ng nandito kasi hindi biro yung mga ginagawa natin, yung mga binibigay nating oras sa isa't isa na mas lalong nakakapag basta na nagiging tawag dito, yung mas nagiging tawag dito. Wala ako sa ano kasi medyo totoo lang mayayain talaga ako. Medyo mayayain ako. Sumubok lang ako mag YouTube. Di ko man din akalain na yung biro ko sa kanya nung una magtutuloy-tuloy tapos seryosuhin ko na siya sa bandang uli. Actually ngayon hindi ko pa nga siya sinaseryoso pero dahil nga sa siguro sa sobrang nakikita ko ng yung mga taong motivated sa ginagawa nila. Tulad ninyo lahat, tulad ng mga nakikilala ko. Isa kayo sa mga naging inspiration ko. Grabe, kung alam nyo lang. Napakamayain ko pero ito, nakatapat ako sa video. Nagagawa ko to. Napakasarap sa pakiramdam. Medyo nasasabi ko yung mga iba kong salobin na alam nyo na, hindi ko siya masyadong nasasabi nga dahil nga may iyain ako. Ano ba to? Ben, medyo naiiyak ako ha, medyo grabe. Thank you talaga sa inyo lahat guys. Sa mga sumuporta. Kahit sa mga busy dyan, maraming salamat. Maraming salamat Sir Edmond. Sir Edmond's TV. Please po,
Sa mga mapanood po ito, sana po subscribe niyo din po siya. Napakabait po niyang tao. Sa kay Ginday TV, shout out din sa inyo. Mega mega love shout out. Sana hopefully magkita-kita tayo lahat. Magkaroon tayo nung kahit nung parang ewan ko masasabing meeting, basta yung magkikita-kita tayong lahat, tapos magkakaroon ng mga kaunting salo-salo, exchange gift, kahit yung mga ganun, medyo malaking bagay na yun. Kaya may pumuntahan tayong lugar. Sana lang talaga magkaroon tayo ng ganung oras sa isa't isa. Oh, yun, reunion. Si Sinday. Paano ba to? Grabe. Saya ako ngayon kasi talaga yung 1 hour video ko, para ako pa palagi. Kung ako nang gawa palagi ng 1 hour video, hindi ako makagawa talaga. Ayun pala, kailangan ko lang mag-live. Kasi pag nag-live ka, kahit ilang oras siguro, pwede. Pwede ka na mag-tuloy-tuloy. Kay Madam Kennedy Salvador, salamat din. Nandiyan ka rin. Lagi ka rin nandiyan para tulungan din ako. Dito, medyo binibigyan mo rin advice. Kay Ma'am Gina Belmonte, thank you so much sa lahat. Grabe, nung hirap na hirap ako, yung medyo down na ako. Yun, isa si Ma'am Gina sa mga nagpapagandi ng loob ko, syempre, kaya medyo, salamat po, salamat. Salamat po sa binibigyan sa aking oras, atensyon, tsaka pagmamahal na rin, kasi syempre, bilang kaibigan, minamahal ko kayong lahat, syempre, magmahalan tayo, magtulungan, magkaroon ng mga, sana supportahan po natin isa't isa. Yung mga video po ng mga kakilala po natin, tulad po ni Ma'am Ginday, Gina Belmonte, basta po, ayan, si Sir Edmond, ayan, si Madam Kennedy Salvador. Sana po yung mga video po natin, supportahan po natin. Manood po tayo sa mga video nila, tapusin natin, mag-comment po tayo, mag-like, mag-subscribe, hindi pa po tayo nakasubscribe. At wag po natin kalimutan yung bell all. Isa po yung sa mga katulong para po once na may bagong video po, pwede nyo po siyang mapanood agad-agad. Pwede nyo po siyang mapanood agad-agad. Tsaka, pwede mo rin siyang, ano nga ba to? Lalabas siya, magpa-pop up siya sa'yo. Tapos, makikita mo agad yung videong in-upload niya. Tapos, yun, mapapanood natin agad. Mag-2 hours na kaya ako. Okay lang ba sa inyo kung mag-2 hours? Kahit ano, kung busy kayo, kahit dyan lang kayo, o kaya balik kayo lang kayo, kung hindi na kayo busy, pwede kayong bumalik. Siguro gagawin ko ng 2 hours video to. 2 hours kasi ano eh. Minsan lang to eh, medyo naganaan na rin ako mag-exercise. Salamat. Salamat. Si Sinday. Pinapanood ko yung mga video mo eh. Napanood ko yun. Basta lahat ng mga kilala ko, silent lang ako nanonood. Minsan, pinapanood ko lahat ng video dito sa laptop. Inaano ko na siya. Pineplay all ko na siya. Kasi once na pinlay all mo, automatic hanggat hindi tumitigil yung mga video. Nakikita mo, pop up talaga lahat sila, magpupula. Once na tumigil na talaga yon, ayun na yung ibig sabihin, napanood mo na lahat ng video nila. Salamat! Sige, Madam Kennedy. Susunod, streamer naman. Oo nga, no? Mas maganda nga,
mag-stream yard kasi marami pa rin akong exercises na hindi nagagawa eh. Kasi sa gym, iba talaga pag nasa gym ka, totoo lang. Pag nasa gym ka, ah, ito, basta, si Skinday, once na, kung sakali magpangat naman ako, magpangat program ako, lahat ng mga tumulong sa akin simula umpisa, yung mga tunay na naging kaibigan ko, mga nakilala ko talaga, ipababa ko kayo palagi. Bilang pasasalamat na lang talaga. Pasalamat na lang ako kasi yun nga, nakilala ko kayo, tsaka may mga kaibigan ang tulad nyo. Tsaka naiintindihan nyo ako sa sobrang pagbisita talaga ako. Tulad na itong mga nakaraang araw, talagang kapatid ko na talaga yung nag-ano eh. Pag nagmamanay ako, bumabiyay ako, naghahanap buhay ako, yung kapatid ko na. Wala pa nga eh. Pero salamat, salamat. Basta, once na, ayun nga, lahat ibaba ko talaga. Siyempre, si Sir Edmond, one of my Lodi. Sir Edmond, wala ka man ngayon, thank you sa suporta, sa pagmamahal, sa nabuong sama natin, sa community natin. Shout out pala sa atin, sa ating lahat. Kay Mami Lizelle, shout out po. Alam ko kasi hindi na ako nakapag-chat sa mga group natin. Hindi na ako nakapag-sabi na magla-live ako. Bigla-bigla ano lang eh. Bigla-bigla na lang talaga siya kasi medyo talagang ano. Iyak na talaga. Medyo, hay nako. Medyo talagang, ay. Medyo, ano ba yan? Iiyak na talaga. Wala eh, medyo tears of joy naman yun eh. Sakaling mang may pagluha tayo. talagang tears of joy yun. Lalo kasama natin yung mga kaibigan natin. Mga nakikilala natin kaibigan. Shoutout nga din pala sa'yo. Kay Glenn's Taiwan Ninja, nandyan siya kanina eh. Pangalan niya sa ano? Oy! Magandang hapon po, Sir Boss Locate, Lodi. Salamat ha, nag-live lang ako na sa mga exercises ko. Medyo sinubukan ko lang. Lagi po ako nakasupport sa inyo. Thank you po sa thumbs up, Boss Locate TV. Bali, ito po. Siguro magtutuloy-tuloy na sa exercise. Gagawin ko ng 2 hours. Minsan lang naman din ako makapag-live. As in, first time ko lang. Siguro, tutuloy-tuloy ko na. Ito pala. Meron ako ditong 3 arm force road, arm strength training equipment siya. Alam naman siguro to ng lahat. Ayan, meron akong 30 kilos. Parang 30 kilos yung bigat niyan. Meron din akong 40 kilos. Yan. Kita ba? 40, yan. 40 kilos yan. Ang pag ginaganon mo siya, parang 40 kilos yung ano mo sa kanya. Itong isa naman ay 50 kilos. Yan. Mas malakas siya. Mas matigas. Siyempre, lahat nagsisimula sa ano. Ako pwede akong magsimula sa 50 dahil medyo nakakuha na naman ako ng lakas. Pero, siyempre, dahil nasa video tayo, kaya mag-umpisa tayo palagi sa pinakamagaan, sa 30. Ganito lang siya. Itong Humphreys Road, grabe,
nakakalaki na ito, yung arms nyo. Maniwala kayo, talagang once na ginagawa nyo ng ayos yung exercises, ang laking bagay. Ito, 30. Ganyan lang, 1. 2. Kasi ito kailangan pag gano'n, kailangan nakahinga ka. Yung tapos nagbitawan mo, tanggal mo rin yung paghinga mo. Sabi ko, 4. 5. 6. 7. 8. Hindi ko naroon yung tanggal. 8. 9. 10. Yung standard doon, pag nagaganon kayo, kahit meron kayong 20. Tapos kung kayang-kaya nyo na, pero hindi pwedeng 20 tapos, puro 20 tapos, puro 30 lang. Hindi kayo magigain ng muscle. Hindi kayo magkakaroon ng muscle. Walang gain. Kailangan talaga, ang standard sa pagbubuhat, kahit sa gym nga, pag nandang sa gym ako, kailangan laging, yan, 40. Dadagdagan mo siya. Ito. Matigas-tigas to. Di ba medyo matigas? Yan, 40 yan. Ano yung tansi dito? Maluwa. Tapos ito, 50. Yan yung 50. Ayan ba? Ito mas mabigas, mas matigas to. Yun, ganun. Kung kailangan magkakaroon ko ng 20-20 yan. Saan mo, pag nagawa mo yung 20-20 niyan, masakit yung muscle mo, masakit dito. Ito, malaking pagbaba. Ito talaga yung lumalaki yan. Tapos nagkakaroon nga yan, yung mga, ang tawag yan is makat. Lalabas yung mga muscle mo. Tapos yung dito mo, ayan ba, ito. Itong shoulder mo, mabilis siyang lalaki. Ito, dito. Marami pang exercises nito, pero pinakita ko lang siya as part of my exercise siya. Actually, hindi ko naman siya ginagawa. Ay, wait naman. Diyan ka lang muna. As part of my exercise nga. Siya. Hindi ko naman siya ginagawa araw-araw. Ito lang. Kailangan. Kunyari, Lunes. Pwede mo man siyang gawin palagi. Pwede mo siyang gawin sa umaga, sa hapon. Kung tingin mo sa umaga, nag-exercise ka, tapos kaya mo pa ng hapon, edi go. Tuloy mo lang. Pero pag di na kaya, pwede ka magpahinga. Ay, huwag mo kulit. Please. Huwag mo kulit. Mamaya. Mamaya, dito kayo lahat mga bata. Mamaya. Tawagin mo sila lahat mamaya pagtapos ka mag-live. Pag matatapos na ako, tawagin mo sila lahat. Saglit lang. Sila lahat. Lahat mga bata dyan. Mamaya na pagtapos na ako, tatawa, sabihin na lang, doon ko lang muna. Sila mix? Lahat nga kayo. Doon ka lang muna, Ruit, doon ko lang muna. Salamat po sa mga viewers din, ha. At boss locate. Diba? boss locate nga pala, boss locate. Basta kung ano man yung boss locate kasi yung pinaka parang ano ko sa kanya. Bali kapag di ako nakakapag ayun nga busy ako, yung kapatid ko talaga yung laging nandiyan para pumalit sa mga ginagawa ko dito sa pag-YouTube. Ito, yung kapatid ko. Magpakita, nandiyan ka lang, ha? Kanang maya. Yan, kapatid ko. Yan, si Princess Alexa, nahiya po. Yung kapatid ko. Ang kulit. Kulit dito talaga nito, mayayain pa. Ayaw makita mo ka. Mayayain masyado din. Doon muna kayo, Royce. Doon muna kayo, Nick. Yan, tinignan mo. Doon muna kayo, Princess. Simula na ulit ako mag-ano.
Dito muna ako. Ito yung pinaka... Sige pa. One of the best exercise po. Ano po, bali, kapag nagmamaneho po tayo, kahit ano pong dala natin sa sasakyan na may clutch, medyo mamasakit po talaga yung sa paa, sa tuod. Pero dahil po sa simpleng mga exercise na ito, papakita ko po. Promise po, subukan nyo po yung tuod nyo. Magkakaroon, magigain siya ng mga, yan, hindi siya masyado makita pero may mga cut siya, magkakaroon siya ng mga cut. Kasi yung cut na yon ay yung magpapalakas sa'yo ng tuod mo. Magpapaano sa'yo. Ito muna, pakita ko muna yung isang exercise. Itong exercise na to, ito yung isa sa task ko lang to. Yan. Itong exercise na to, isa to sa mga favorite exercise ko. Ayan. Ay, saglit lang yung ano ko pala gamit. Sayang, hindi ko makita yung shorts eh. So sana kasi talaga dapat yung shorts hanggang dito dapat. Ay yung shorts tuloy yung mga ano ko. Para makita talaga sana siya. Ayan oh, makita ko sa inyo ano, my favorite exercise to. Kailangan yan, stay tapos yan oh. Kailangan na, yung paa mo nakaganyan, nakita nyo, isang paa lang yung nakaano. Tapos tataas mo yan. Kailangan ganyan. 2, 3. Sige, yung kayang-kaya yung katawang ko. 4, 5. Kahit sa una yun, 5-5 lang muna. Sa kabila. 1, tik na. 2. Tutunog talaga yan. Bawat gamit, tumutunog talaga yung tuod nyo. Maramdaman nyo talaga yung sakit. 3. Hindi kasi masyado makita. Yan, dito lagi tayong mga yan. Para... kita siya yung paa ko. Yan. 4. Eh no, ngayon, hindi siya umaano. Isang paa ko lang papangat din sa akin. Tapos kailangan hindi siya na ibababa. 5. Tapos siyempre pagkatapos ng 5, balik ka ulit sa kabila. 10 naman. 1. 2. Kailangan hindi ka talaga tutumba. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ito, pag nagawa nyo to, promise, pakalas ng tuod nyo. 9. Eh, just so, parang napagod na kasi ako eh. Pero, simple lang sa akin yung nasunod. 10 uli dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Medyo so. Pagod na si dapat sa una yung ginagawa eh. 10. So, sumasabit na sa... Tapos yung last 15 dapat. 15 uling ganun. 15 uli. Laking bagay dito yun. Sobrang lakas saka ito. Para pa rin sa kanya. Kaya ba ito? Hindi yata.
Mababa pala to. Dapat ito mataas eh. At mapapantay siya sa'yo. Parang nakaganyan ka. Yung kailangan na parang naka-stretch ang ganyan. Kapakita ko na rin. Ide-demo ko na lang. At least maanuhan niya. Promise, itong exercise naman na ito, matindi ito. Pag itong exercise na ito, nagagawa nyo na, yung katawan ninyo, halatong tuhod na ito, promise, kahit di-crutch po yung sinasakyan nyo, kahit gano'ng katigas yung sinasakyan, ng masasakyan nyo, talagang malakas din ang tuhod nyo, lumalaban talaga siya, hindi siya papatalo, hindi nanakit agad-agad ang tuhod nyo. Kailangan nyo na ito, diretso talaga dapat siya hanggang dito, ha, diretso. Kapakita ko lang siya. Straight, dapat pati ito, dapat itong pa ako, pabila, napaka-straight din siya dito. Parang pakita ko lang yung demo. Dapat itong ulo ko, ito maabot mo itong paan, itong tuhod na ito. Yan ganito. Tapos naka-straight dapat ito, tsaka ito. 2, 3, 4, 5. Kahit ganito pala, okay siya. Naramdaman pa rin naman siya. 1, 2, 3, 4. Sa una, anak, guys, dito basta-basta. Kasi sa una, baka di mo siya maabot eh. Pag kung sakaling di mo siya maabot sa una, mag-ano ka lang, kahit mag-ganyan ka lang muna, kung di mo siya kayang abutin. Pero kung kaya mo siyang abutin, abutin mo. Kasi once na naabot mo yan, promise, pag naabot mo yung kabilaan, ano talaga, napakalakas ng tuhod mo. Kabilaan siya dapat eh. Kahit pala ganito rin, naramdaman ko yung talisa, kahit di pala siya sa state masyado, kahit hindi siya yung pantay. Kasi ito kahit hindi rin siya pala pantay, basta yan, basta nakaano pala siya, naka-straight din siya, naka-straight siya. Ganun din pala, naramdaman mo rin talaga yung sakit, yung ugat dito, maramdaman mo talaga dumadalo, isimulado ng gandito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
20, sunod 30, sunod 60 na agad. Minsan naman 30 yung piece ako. Kasi ito, yung ugat talaga dito, maniwala kayo sa akin. Mag-i-straight yan. Maramdaman nyo yung ugat dito. Sobrang sakit niya. Sobrang sakit niya. Lalo na kung masipag kayo, kung talagang gusto nyo talaga siyang gawin, masakit talaga siya, pero sunod na araw naman, nawawala din agad siya. Kung di masunod na araw, sunod na, bali, kunyari ngayon, bukas, kung medyo masakit pa siyang konti, sunod na araw yun, wala na. Napakalakas po nung ano yun, promise ng paa nyo doon. Tapos syempre, kung sa exercise, eto, kung sa tuod, yan, gusto mong palakasin yung tuod mo. Ayan. Para makita niya yung tuod na nag-aano siya. Yung mga ano niya lumalabas. Yung mga hawak mo siya. Siya kita. Ayan. Ayan. Ito yung ginagawa din nila ay Dylan Diaz ng mga kahit sa gym, ginagawa talaga to. Ayan, buwat. Buwat. Kailangan may taas ko siya, tapos, ay, lagay mo niya, tapos. One. Two. Promise yung tuhod mo para ditong, ah. Grabe, palakas talaga tuhod mo dito. Pare.
Kita mo yung tuhod mo talaga. Sakit siya, boy. 5 6 7. Pwede naman kahit huwag yung masyadong damihan. Basta, ah, grabe. Makabigat niya. Ah. Ah, salamat, Ryan Antoliao, sa pagpasok dito. Sige po, maraming salamat po. Babawi po ako. Pag nagbubuhat ka ng mabigat, mas maganda kasi kita mo naman yung pawis. Yung pawis sa lahat. Sa katawan mo, may kita mo talaga. Kahit yan, papawisan yan lahat. Papawisan yan. Yung likod mo, pawis na pawis din yan. Mas mabigat yung binubuhat mo. Kung gusto mo naman mag-ano, okay lang din naman. Pero kung kaya mo na sa mas, kung kaya mo yung bigat, mag-stay ka doon. Tapos, kung kaya mong magsimula agad sa mabigat, subukan mo. Tapos, dagdagan mo pa siya. dagdagan mo pa siya ng mabigat para sa second set. Tapos third set uli. Third set, dagdagan mo uli siya ng bigat. Tapos, buhat uli. Ayun talaga yung three sets. O mas maganda kung kaya mo ng four sets. Ayun talaga yung nakaka-gain ng muscle. Tsaka pag mas mabigat, nag-ano siya, lumalabas yung mga guwit-guwit. Yung mga cut. Ayan, yung mga cut. Lalabas yan. Yung mga cut, lalabas yan. Lalabas lahat yan kapag basta masipag ka. Sa pagbubuhat nga pala, siguro bibigyan na rin ako ng mga ilang tips. Ang bigat ah. O sa kanya survival ta. Hindi pala nakaayos yung ano ko. Baya. Yan guys oh. Ito yung pinakamataas. Kitnataas at yung pinakababa. Importante din yun. Siyempre, kailangan din ayos yung paglalagay mo nito. Nakaayos kanina. Yan na naman, hindi na naman nakaayos. Kaya pala parang tatanggal siya. Medyo luma na kasi itong gamit ko para dito. Tsaka maliit siya, parang pambabae siya. Sabihan na talaga kung mas malaki-laki. Tapos siya hanggang dito. Tapos tapos niya siya hanggang dito. Sa pagbubuhat pala guys, kailangan nyo ng determination. Kasi pag nagbuhat ka tapos sinubukan kong magbuhat, lalo na sa una, ito sa una, sunod na araw, hindi mo kinaya. So, bang sakit ng katawan mo, tapos para kang maiimatay, nilalagnat ka, alam mo, tinatrangkaso ka na. Sa una, ganun. Kailangan na yung malagpasan mo. Sa una, nangyayari talaga yan. Kung binibigla mo yung katawan mo. Kaya yung kung sa una, magsisimula ka, huwag mo agad bigla yung sa mabibigat. Unahin mo lang muna sa kaya mo. Tapos, hanggang sa pabigat siya ng pabigat. Tulad nito. Noon dito ako nagsimula noon. 10 libs to. And ayan oh. 10 lb. Siya masyadong kita eh. 10 lb siya. Ito ko dati unang nag-umpisa sa barbell.
noon, yung bigat ko, na 89 kilos. Grabe. Full pack yung taba ko. Actually, hindi nga siya tingin ko 89 eh. Baka mayigit pa siyang 89 kasi ano, yung mga panahon na yun, napakalas ko kumain. Kumapanood lang ito ng mga kapatid ko. Kahit yung bata pa ako, kung kumain ako, yung sobrang, meron kami plato na gantong kalaki siguro, ganyang kalaki. Gantong kalaki siguro. Siguro ganyang kalaki. Pupunuhin ko siya ng kanin, tsaka ng ulam. Tapos, yung kakainin ko talaga siya mag-isa. Kaya agad nagalit sa akin noon yung mga kapatid ko. Hindi naman sila nagagalit. Kasi kumakain ko eh. Kasi sa amin ang pagkain, biyaya. Biyaya ng Panginoon yan. Ng makeup pala, may gawa ng langit ng lupa, may gawa sa atin, ng buong mundo. Kaya hindi mo masama. Pero, syempre, pagkain ka ng kain, hindi ka nag-lose weight. Tapos, hindi ka nagtitira para sa sarili mo. Magugulat ka eh. Kakaroon ka ng mga sobrang taba. Ipagkakataon na pag naglalakad ka, saglit lang, malapit lang, talagang iniingal ka na. Gusto mo na sumakay. Naalala ko noon, lalakad lang ako sa malapit, masakit na yung paa ko. Sobrang bigat ko. Kasi sa malapit nga, malapit lang. Tapos noon, nung nagsimula akong mag-exercise noon, nag-jogging muna ako. Nung nag-jogging ako noon, tawag dito, talagang konting, parang, alam mo, naglalakad nga lang, parang hindi nag-jogging eh. Pagod na, tigil na, pahinga na. Na sobrang taba ako. Noon, nung naramdaman ko ngayon ganun, nakapag-decide ako na, doon ako nakapag-decide na may mga kaibigan ako na nagsasabi na mataba na ako, eh hindi na siguro tama yung ganyan. Kailangan ko doon mag-lose weight. Nung una, aminin ko nung una, medyo sa sarili ko, hindi ko mapakita sa mga kaibigan ko noon na minamasama ko yung sinasabi nila kasi nga, gusto kain lang ng kain. Pero sa uli, tama naman sila. Kung hindi ko sila sinunod, magulang ko lahat, kaibigan, na magpapayat, na magpa-lose weight. Siguro, para akong yung nasa, tawag dito, sa Japan yung sumo wrestler. Sumo wrestler yung naipagawakan sa... Grabe. Baka mas matataba pa ako doon. Sa sobrang taba ko noon. Makalapit nga ako sa glute. Lapit ako sa gate para makapag-chat naman ako. Oh, ito gagamitin ko yung cellphone. Siguro makapag-reply ako sa inyo. Siguro dito na. Sa laptop na. Salamat sa Tamsak, Sir Buloy, TV, yan po ba yung channel nyo? Buloy 2 TV, yan po yung main channel nyo? Yung Buloy TV, yan po ba yung main channel nyo? Sige po, babalikan ko po kayo, susuportahan ko po yan. Bali po yung mga pumunta dito sa first live stream ko. Bali, susuportahan ko po lahat ng mga ano ninyo, ng mga nagtamsak dyan, nagpunta saglit. Isisulat ko po yung pangalan ninyo, yung YouTube channel nyo. Then, lalagay ko siya sa papel, tapos ipi-play all ko siya. Lalo na pag di ako busy, subukan ko ma-play all siya lahat. Para may dagdag po kayong watch hour. Kasi malaking bagay yung may mga kaibigan ka mag-play all. Kasi yung play all kasi, kung ilang hours lahat ng video mo, automatic talagang ano siya,
magdadagdag siya sa lahat. Kaya yun na lang siguro yung may tutulong ko muna sa mga pumunta dito sa aking live. Tsaka po ano, abangan nyo po kung sakali pong magpangat program po ako. Yung mga pumunta rin po dito. Ibaba ko po kayo. I-flex ko kayo. For 1 month o basta. Pero syempre yung mga kaibigan ko talaga. Talagang ano, kahit araw-araw pa. Ay. Ang gagabi na. Grabe. Malapit na. Malapit na rin magabi. 5:30 na. Ito yung mga tawag dito, may nakalagay dito yung mga ano, dito nakalagay yung mga plates. Tapos may lock siya. Ayan o. Yeah. Ayan yung yung ginagawang yung kahit ayan lang, may kita mo lang talagang tingnan mo yung talagang naatak talaga yung mga muscle mo niya. Kahit kung maliit lang na bakal yun, eh lalo pa kung mas mabigat siya, di ba? Sa mga gusto pong magbuhat, promise po, napakaganda po sa ating katawan. Mas healthy po tayo kung nakapag-exercise po tayo. Tsaka ramdam niyo po talaga malakas yung katawan natin. For everyday talaga. Minsan nga kahit puyat ka pa, talagang pagising mo, makikita mo talaga. Mag-alarm ka pag nagising ka, malakas yung katawan mo. Talagang, ano siya, tawag dito, medyo hindi ka mapapaya, hindi mapapaya yung katawan mo. Kahit anong trabaho, pwede siya. Ben, di pa lang nakakuha ng tawel. Hindi ko pala nadala yung towel ko. At medyo pasang basa na ako. Medyo basa pa rin. Magpupunas muna ako. Ay, lahat ko na lang tuloy isa yung pinangpunas ka muna kasi mahirap matuyuan ng pawis. Sayang lang pag-exercise mo, pag natutuyuan ka ng pawis, yung in-exercise mo, babalik lang din. Tapos mas masakit yung katawan mo, yung likod mo. Grabe, masakit yan. Pag di mo agad napupunasin yung pawis niyan. Kaya pag nag-exercise, kailangan din laging mas ng pawis. Tsaka ito, saglit lang ha, titingnan ko kumukuha ko yung mga pwedeng inumin dahil hindi tayo makapunta sa malayo, hindi tayo makabili ng mga supplement. Pwede naman ito, napakita ko. Saglo. Bali po pag bago ako magbuhat talaga, umiinom ako ng, pakita ko lang ha. Ito, multivitamins, minerals, amino acid, Revicon Forte. Kapag nasa gym ka, pwede kang umiinom ng Revicon Forte, ng amino acid, pure amino acid. Kasi may amino acid din to eh.
You know, Revicon, Forte. May with amino acid din kasi siya, kaya kinagpapalit ko muna siya doon abang di pa ako nakakabili. Dahil nga, wala rin oras na makabili, tapos medyo busy na. Ito, itong Revicon, madali siyang mabili sa tindahan. Iniinom ko sa kanya is dalawa bago magbuhat, tapos kung magbuhat, dalawa uli. Kung sobrang bigat talaga ng binuhat ko, apat pa siya bago pagtapos kung magbuhat naman. Tapos, kung pagkatapos mo rin magbuhat, kung wala kang protein shake, wala kang mga high protein na maiinom, wala ka nung binibili doon nga sa gym nga yung high protein siya na inaalo sa tubig, tapos diretso mong inumin. Kung wala ka nun, pwede mo siyang ano, pwede ipalit, pinaka-dabes ha, para sa akin ha. Gulay, kung mag-rice ka man, half-rice lang. O pinaka-dabes, no rice kung kaya mo. Ako kasi nagagawa ko na siya, no rice. No rice, tapos, magtapos ng no rice, i-century tuna, na, sa akin, gusto ko yung talaga atin spicy, yung century tuna, napaka-laktas siya sa high protein. Bali, pag kumain ka ng breast part ng manok, meron siyang 25 grams ng protein. Pero pag kumain ka ng century tuna, meron siyang, yung malaki ah, meron siyang 38 grams ng protein. Na talagang, promise. Subukan nyo. Alisin nyo lang yung oil. Pwede naman sa una kahit sama nyo oil kasi good for the heart naman din siya. Pero kung gusto mo, tanggalin mo yung ano, yung protein niya. Tapos, ay, yung mantika niya. Tapos, kalis ng mantika niya. Yung mga laman lang, ayun, kainin mo siya diretso. Tulad nito. Tapos, kung mag-live, yan, pag nag 2 hours na ako, meron ako nakahanda doon ng century tuna, isang malaki. Tapos, siyempre, ito, inumin ko yung Revicon. Dalawang piraso, tapos century tuna. Pagkakain ko noon, pahinga ka. Tapos, may kita mo na, ano, na mabilis yung recovery ng katawan mo. Dahil nga doon sa protein. Kasi yung protein talaga, isa siya sa mga nagpapaalis agad ng mga tawa-taba, ng mga body fats natin. Siya yung tumutunaw. Pinapalitan niya yun ng muscle. Kung hindi man, tutunawin niya yun, magiging ano siya, tulad niya, no? Grabe, matigas yung muscle. Tapos ito yung mga gilid niya, yung mga, ito, yan. Ano, yan. Yung mga cut, yan, siya yung nagpapa, para magkaroon ka ng cut. Kahit yung ano, kung mas maganda, kung may amino acid ka, pure amino acid, talagang the best siya. Lalo pag nasa gym ka, the best. Kasi siya, yung amino acid, pag pure mo siyang iniinom talaga, bago ka mag-exercise, saka pagkatapos, promise, napaka, yung katawan mo, parang di napapagod, malakas ka masyado. Nag-heal yung ano ba, nag-heal agad yung mga napunit, yung mga kunyari, ito. Ano ba yun? Ayan, napunit yan, nagdagan niya ng punit. Pupunit yan kasi lumalalim lalo yan. Yan ba? Ayan, ayan may mga, ayan mga malalim siya. Napupunit. Once napupunit yan, mabilis siyang gumagaling. Dahil sa pure amino acid, tsaka syempre dahil na rin sa protein na kinakain nyo. Gulay is the yan, I source of protein po yan. Yung rice po, kung kaya nyo naman wag na mag-rice, lalo na sa gabi, wag na kayo mag-rice. Kasi yung rice, medyo kahit anong buhat nyo, kung rice kayo ng rice, matagal bago siya lumabas yung mga gusto nyong mangyari sa katawan nyo, yung mga gusto nyong maging kagandahan ng katawan nyo. Pero kung kayo ay hindi na masyado mag-rice, o kung hindi nyo kaya,
boss-boss niyo lang muna yung race niyo hanggang sa nangyari, kung kain ka palagi ng one and a half rice, gawin mo lang isa-isa. Tapos, isa-isa. Tapos, in a few weeks, a few months, magbawas ka. Kung kaya mo na, gawin mong 3/4 na lang, o kung kaya mong kalahati agad, kalahati na lang. Yung rice mo, lalo na sa gabi. Kasi yung gabi, malakas makana yun. Makaano ng mga taba-taba, makadagdag. Yung pagkain ng rice sa gabi. Kaya ako sa gabi, aminin ko, sakaling kumain man ako, dalawang subo, tatlong subo. Tapos, yung ulam ko, puro protein. Alas puro protein. Gulay, isda. Ano pa ba? Ayun nga. pagod eh. Ayun nga, talagang kailangan mo talaga magtiis ka kung gusto mo talaga magkaroon ka ng mga gustong may mga mangyari sa katawan mo. Tulad nito. Ito ano siya, yung glutes natin. Tingnan nyo. Ayan, meron siyang lumalabas na muscle na siya, matigas. Matigas yan. Hindi ko na napakita exercise para dito eh. Ayan, matigas yan. Parang bakal, parang bato. Ayan. Exercise din yan. Tsaka syempre, tamang diet, exercise, tamang pagkain. Tsaka ito guys, napaka-importante pala. Wag na wag po tayong... sa una, kung hindi nyo po kayang gawin muna ito, huwag nyo pong gawin. Pero kung kaya nyo pong gawin, gawin nyo na po. Tigilan nyo po yung pagkain ng matatamis. Sobrang matatamis o matatamis, maalat. Kung kaya nyo ng walang asin, walang magic sarap na pagkain nyo. Tsaka yung lalo na yung mamantika. Kung gusto nyo talaga magsimula magbuhat, alisin nyo yan. Kailangan nyo diet kapag nagbubuhat talaga. Ang kakakainin nyo katulad ng gulay, isda, mga putas, mga gulay, yung katulad ng putas na ano ba yun? Gulay, yung kamote, yan, napakaganda niyan, saging, kamote, etus, basta yung mga gulay, prutas, kain na ng kain niya, napakaganda niya. Yung apple, pala, yung apple. Pagtapos ko magbuhat, sayang, nandun yung apple ko eh. Meron ako dung manggang inog, tatlo, tsaka isang malaking apple. Ito, pagtapos ko mag-live, kakainin ko siya. Kasabay-sabay ko yun ha. Okay naman yung kainin kasi kahit tatlong manggaga tas isang apple kasi masustansya siya. Unang-una napakasustansya niya. Isama din siya na grabe, parang nag-diet ka na talaga nung pagayon ng mga kinain mo. Tapos sasabayin mo pa siya ng mga eye protein tulad ng Century Tuna. Century Tuna, isang ganon. Promise, full pack talaga yung lakas, next day, dahil sa mga ininom mo na yan, hindi ka na masyadong makaramdam ng sobrang sakit. Tama lang. Kung makaramdam ka ng masakit, hindi siya masyadong makaramdam ng sobra-sobra. Bagat, tama lang. Hindi mo siya masyadong iindayin. Ano pa ba? Tsaka yung BCBA, grabe, the best yun. Wala na kasi akong makita nun ngayon dahil wala nga sa gym. So kung nasa gym ka, yun, binibigyan nila yun pagtapos mag-workout. Pwede mong isabay yun pagkatapos mag-workout. Pwede mo siyang isabay sa eye protein powder na pinapainom doon. Sa, ano, tsaka yung, ito yung amino acid, pure amino acid, pwede mo siya doon isabay. Pwede mong, i-ano siya doon, pwede mo siyang isabay doon. Guys, salamat po. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga bumisita, sa mga kaibigan ko po dyan. Sa mga manonood pa po nitong video na to. Sana po nakatulong po ito sa mga gusto kong magsimula magbuhat. Sa mga gusto pong magkaroon ng maganda pang katawan, ng mga muscle. Ito muscle. Nyari po yan, mga muscle po yan.
gusto po mag-gain ng mga muscle, ang kailangan nyo lang po gawin talaga, ayun po, sundin nga po yung mga nasinabi ko. Hanggang dito na lang po ako. Towards na po tayo. Maraming salamat nga po pala sa mga sumuporta at nagpunta dyan. Talagang I really, really appreciated po. Na-appreciate ko po talaga. Grabe. Napasaya ako po kasi, ayun nga. First time ko nag-live stream, nandyan po kayo. Ito na po, last na po. Shoutout po pala sa lahat po ng mga kaibigan ko, sa lahat po ng mga tumutulong po sa akin sa pag-YouTube. Sa Ligas po, dyan po sa Ligas, Aniban, dito po sa Bacoor, Aniban Bacoor, Ligas. So, sa Ligas po, sa Aniban, shoutout sa inyo. Maraming po salamat sa walang sawang suporta po. Sa Pateros po, sa pamilya ko, sa mga Reyes family, Cotas family, sa Vansil family po, shoutout po. Lagi po nila tayo pinapanood. Maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po ng mga video natin. Kahit po na demonetize po tayo noon dahil po sa gumagamit po tayo ng mga video na hindi po sa atin. Which is, ayun yung nangyari sa akin una. Binura ko lahat ng video na yun dahil hindi ko naman talaga siya video. Gumawa ako ng mga video. Alam ko hindi naman ako pa masyadong marunong gumawa ng video, mag-edit. Wala pa akong masyadong alam sa mga ganyan eh. Kapatid ko nga lang gumagawa noon. Pero, nandiyan kayo palagi. Kaya, salamat po. Kay Sir Edmond TV, salamat. Shout out, Sir Edmond. Kennedy Salvador, Madam, salamat. Maraming salamat po. Jinday TV, kay Ryan Antoliao, kay Buloy TV, kay Sir Boss Locate, thank you so much po. Kay Madam Gina Belmonte, maraming din pong salamat. Miss Gina Belmonte. Kay Glenn's Taiwan Ninja, salamat mga kagrupo ko yan ha, hindi ko na kayo. Sa lahat ng kagrupo ko dyan, kay Mami Lisel, maraming salamat po. Thank you so much po sa mga walang sawa po ninyong pagtulong sa mga tulad po namin mga nagsisimula pa lang sa YouTube. Hanggang dito na lang po ito. Maraming salamat po, salamat. Siyempre, bago ako matapos, siguro magdadasal lang muna ako dahil pasasalamat dahil first live stream ko to. Salamat po sa lahat. Hanggang dito na lang po ako. Thank you all po. See you all po, guys. Supportahan na lang po ulit tayo sa ating mga YouTube channel. Thank you all, guys. I-end stream ko na po.